Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliu Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod. At isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan niyong gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. Lahat sigurado. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending, viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Headlines. Sinipin na po natin ang ulo ng mga balita. Ronda Pilipinas. Taiwan niyanig ng magnitude 7.2 na lindol. Vbox naglabas na ng tsunami alert. Ronda Pilipinas. Bilang ng tinamaan ng pertosis sa bansa, sumampa na sa mahigit 800 death toll. Bakyat na sa halos 50 ayon sa DOA. Ronda Pilipinas. Liwang lugar sa bansa, posibleng umabot sa dangerous heat index ngayong araw. Ronda Pilipinas. Water crisis sa Cebu, mahigpit ng tinutugunan ng city government. Ronda Pilipinas. Balita naman sa ibang dagat, 6 patay, 14 sugatan sa aksidente sa Iraq. Ronda Pilipinas. Sa sports, Japet Aguilar at Mason Amos kinuha bilang reserve player ng Gilas Pilipinas. Ronda Pilipinas. Sa showbiz, Heart Evangelista nagbigay ng welcome message kay Marian Rivera sa pagbabalik nito sa teleserye. Ronda Pilipinas. Pagpupuyat, nakatataba nga ba? Tara, let's prove it. Ronda Pilipinas. Police sa checkpoint, nanira ng parte ng iyong sasakyan o motorsiklo. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliu 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa oras na 6:00 makalipas ang 10:10 ng umaga ngayong araw na ito ng Miyerkules, ngayon po ay Abril 3, 2024. At sa ngalan po ni Dennis Antenor Jr., ito po niyong lingkod, Drew Nacino. Ronda Pilipinas. At sa detalye nga po ng mga balita, niyanig ng magnitude 7.2 na lindol ang Taiwan.
kaninang mag-aalas 8 ng umaga. Nakunan sa video ang pagbagsak nga ng mga gusali at paglikas ng mga residente. Kasunod nito ay nag-issue na ng tsunami alert ang mga karatig bansa nitong Japan matapos nga ang forecast na maaring maranasan ang tsunami na aabot sa 3 metro ang taas ng alon. Inaalam pa ang kabuuan pinsala ng nasabing lindol. Pero maidagdag lamang ho natin dyan, batay ho ito sa Taiwan Meteorological Agency po ay magnitude 7.2 po yung lakas. Pero doon naman po sa monitoring ng FIVOX, ng ating pong FIVOX, ay lumalabas na magnitude 7.5 po yung lakas nito pong lindol. At kaugnay nga po niyan, itinaas na rin ng FIVOX ang tsunami warning sa mga baybaying lugar sa Pilipinas na nakaharap po sa Pacific Ocean. Particular nga po yung malalapit doon po sa bahagi po ng Taiwan. Malapit po sa yung Northern Luzon. Ito yung matapos nga po yung magnitude 7.2 na lindol na tumama dyan po sa Taiwan. Ang epicentro po, sinasabi pong epicentro ay sa Huayin, dyan po sa Taiwan. Ayan po ang epicentro. Particular na itinaas ang tsunami alert status sa Batanes Group of Islands na yan po ang pinakamalapit na bahagi po ng Pilipinas dyan po sa Taiwan. Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Binalaan naman ng FIVOX ang mga residenteng naninirahan sa mga baybayin na lumikas sa matataas na lugar. Samantala, ang Department of Migrant Workers ay naglabas na rin po ng abiso at babala sa atin pong mga kababayan na mga overseas Filipino worker dyan po sa Taiwan na mag-ingat at umiwas po doon sa mga baybayin kung saan po maaari pong makaranas ng tsunami. Ang inilabas po na tsunami alert ay as of simula 8:30 hanggang 10:30 po ito. Posible raw pong makaranas ng matataas na alon dyan po sa baybayin po na mga nabanggit po natin na lugar. Ronda Pilipinas! Samantala, dito naman po sa ating pong bansa, naku, ito po, epekto po ng matinding tag-init. Gobyerno hinimok na magpatupad ng temporary work break kapag umabot sa danger level ang heat index. Detalye ating di Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Sana daw ay magpatupad ang ating pamahalaan ng patakaran tulad ng ipinatutupad sa ibang bansa gaya ng United Arab Emirates para mapangalagaan ang mga manggagawa sa harap na nararanasang matinding init. Ito ang panawagan ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ngayong tumitindi ang init sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Pimentel, dapat na makipagtulungan ang Department of Labor and Employment sa pribadong sektor sa pagpatupad ng patakaran tulad sa UAE kung saan ipinag-utos ng Ministry of Human Resources and Emeritization ang limitadong pagtatrabaho sa panahong matindi ang init at ang pagpapatupad ng occupational health, safety at healthy protocols. Noon paan niya nanawagan siya para sa temporary work break o compulsory rest period kapag ang heat index ay umabot sa danger level. Gayet ni Pimentel, sobra siyang nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga manggagawa, lalo na sa mga nagtatrabaho sa labas at bilad sa araw gaya ng mga construction workers. Kinakailangan niya silang bigyan ng sapat na proteksyon upang maiwasan ang anumang aksidente na dulot ng matinding init ng panahon. Sinabi ni Pimentel na ang naturang mga manggagawa ay may mga pamilya na umaasa sa kanila at ang papalantad sa kanila at sa diretsyong init ng araw ay maaaring magdulot ng panganib sa kanilang buhay at kalusugan kaya kailangan silang pangalagaan at protektahan. Tinukoy ni Pimentel ang nakakaalarmang forecast ng pag-asa kung saan maaaring umabot sa danger level ang heat index mula 42 hanggang 51 centigrade sa Metro Manila at iba pang rehiyon sa bansa kaya giniit na kailangang magpatupad ng protocols para maiwasan ang heat-related illnesses at injuries. Samantala, ngayong araw na ito ay sisimulan na ng Senate Committee on Environment kasama ang Senate Committee on Tourism na iimbisigahan ang issue may kaugnayan sa itinayong resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno
Para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Bukod po sa init ng panahon, binabantayan din po ng pamahalaan yung pertussis cases. At speaking of pertussis cases, sumampa na sa 862 ang kaso ng pertussis o tusperina sa bansa ngayong taon, kung saan 49, kabilang na po dyan ang 49 na nasawi. Dahil dito, binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa ang pangangailangan matugunan ang nasabing sakit mula sa pagkalat nito. Batay sa datos ng DOH, pinakamaraming kaso ng tusperina o whooping cough ang naitala sa Mimaropa, Metro Manila, Central Luzon, Central Visayas at Western Visayas regions. Mayorya ng mga kasong ito, nakatumbas ng 79%, ay kinasasangkutan ng mga batang wala pang 5 taong gulang. Maramihan po sa mga apektado, yan po yung mga age bracket na maaring hindi nabakunahan o kulang sa bakuna. Huwag din ito, hindi naman nagpapakakampante ang DOH at patuloy ang pagbabantay sa pertussis cases, bagaman una nang sinabi ng kagawaran na kontrolado na ito. Ronda Pilipinas! Tiniyak naman ni Cebu City Mayor Michael Rama na nagpapatupad na sila ng mga hakbang kaugnay sa water crisis sa lungsod. Sinabi ni Mayor Rama na nagdeklara siya ng state of calamity sa Cebu upang magamit ang kanila pong calamity funds. Sa panayam ng DWIZ, idinagdag ng alkalde na noong nakarang taon pa sila may plano kung paano tutugunan ang nasabing krisis sa Sugbo. Nag-declare po ng water crisis para yung calamity funds will not be accessed. Merong mga, hindi naman yung Cebu City po, already had a year ago, a marching order, last March pa, regarding the template that we should proceed. Marami na pong ini-implement namin. Okay. Short term, tsaka medium term. Hinimok naman ni Mayor Mike ang mga residente na magtulungan, lalo na ang mga malalaking kumpanya na may pribadong supply ng tubig. Pinaka-importante, magtulungan lahat. Kasi mayroong magtubig yung mga private, alam mo naman yung mga ibang private establishments, yung malalaking supermarket or whatever, malalaki. They also have this individual private source of water na doon galing sa baba. Kaya tulong-tulungan na, gagawa ko ng everyday convergence meeting. Yan po ang tinig ni Cebu City Mayor Michael Mike Ramos sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Speaking of El Nino, 5 lalawigan sa bansa posibleng makaranas ng, naku, mag-iingat po kayo, mataas na heat index ngayong araw. Pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Yes, Drew, posibleng nga makaranas ng mataas na heat index o malinsang nga panahon ang 5 lalawigan sa bansa ngayong araw. Batay ito sa pagtataya ng Pag-asa Weather Bureau na posibleng tumalo hanggang 42 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman sa ilang lalawigan, kabilang na ang Apari, Cagayan, Pili, Camarines Sur, Dumanga sa Iloilo, Catarman, Northern Samar at sa Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, nasa ilalim ng danger category ang mga nabanggit na lugar, habang inaasahan naman na mararanasan ang extreme caution level na heat index sa 20 lugar pa sa bansa na posibleng pumalo sa 40 hanggang 41 degrees Celsius, kasama na ang Metro Manila. Una nang naitala ang pinakamataas na heat index kahapon sa Giwan Eastern Samar na pumalo sa 46 degrees Celsius. Dahil dito ay pinag-iingat ng Weather State Bureau at publiko dahil maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Kaya din ang pag-asa ang publiko na limitahan lamang muna ang physical outdoor activities sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay upang maiwasan ang malalang epekto ng matinding init ng panahon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-ulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ!
Patrol Report! Nananatili namang suspendido ang face-to-face classes sa ilang mga paaralan sa bansa dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Walang in-person classes ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Mapandan, San Fernando, Manawag at Santa Barbara sa Pangasinan, Angeles City at Bacolor, Pampanga, San Jose, Tarlac, Malolo City, Bulacan, Iloilo City, Bacolod City at Pasay. Napatid na nag-anunsyo na rin si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ng pagpapatupad ng blended learning sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Ipinag-utos din ng mga alkalde sa apat na bayan sa Cebu ang pagpapatupad ng modular classes kabilang na ang Mingilanilla, Cordova, Talisay at Lapu-Lapu Cities. Pinalawig naman hanggang Abril 5 ang face-to-face classes ang face-to-face classes suspension sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa General Santos City habang hanggang Abril 19 ang suspension sa Sarangani. Suspendido rin, kanselado rin po ang face-to-face classes sa hapon hanggang Abril 15 sa primary hanggang secondary level sa lahat ng public at private schools sa Tantangan, Soralia at Santo Niño sa South Cotabato. Sinuspindi naman ng Office of Civil Defense Region 12 ang pasok sa trabaho sa lahat ng 11 local government units ng Sultan Kudarat hanggang Abril 15 dahil sa mainit na panahon. Ronda Pilipinas! Uling tiniyak ng Task Force El Nino na mananatiling sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila sa mga susunod na linggo. Sa gitna ito ng tumitinding init ng panahon, bunsod nga ng El Nino phenomenon. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama, kahit patuloy na bumababa, nananatili pang mataas ang level ng tubig sa Angat Dam. Sa kabila nito, nakalatag na anya ang lahat ng contingency measures upang maiwasan ang posibleng water shortage sa Metro Manila at mga karatig lugar. Kabilang na rito ang 69 na standby deep wells sa lalawigan ng Rizal na maaaring gamitin ng mga water concessionaires kung kailangan. Ronda Pilipinas! Samantala, COMELEC nilinaw na internet voting ang pangunahing paraan ng pagboto ng mga overseas Filipino sa 2025 midterm election. Nabuwan ang detalye buhat kay Patrol 5 Aya Yupango. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na internet voting ang pangunahing paraan ng pagboto na gagamitin ng mga overseas Filipinos sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pinili nila ang internet voting base na rin sa kahilingan ng mga OFW, lalo na yung mga seafarer at marino. Dagdag ni Garcia, magsasagawa na lang ng in-person o mall voting ang mga Pinoy abroad kung hindi pinapayagan ang internet voting sa kanilang lugar. Sa record ng COMELEC, mayroong 17 mula sa 92 o 72 bansa na may internet restrictions, pero sinusubukan pang kausapin ng COMELEC ang ilang bansa upang payagan na rin ang pagsasagawa ng online na voting. Ito si Patrol Number 5. Bayo Yupang para sa Pilometod ng Lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! PNP gagamit na ng mga civilian expert kontra cybercrime. Ang report naman buhat kay Patrol 17 Jopel Peleño. Handa ang pambansang pulisya na mag-hire o kumuha ng mga civilian expert upang mapaigting pa ang mga hakbangin kontra cybercrimes. Ayon kay newly appointed PNP Chief General Francisco Marbil, maliban sa mga pulis, kailangan din nila ang tulong ng mga eksperto mula sa civilian sectors, lalo na't gumagaling na rin aniya ang mga hacker. Giit ni General Marbil, handa silang mag-invest kung kinakailangan upang higit na mapalakas ang kanilang kapabilidad sa paglaban sa cybercrimes. Hindi naman aniya maaring sabihin ang mga inilalatag nilang plano ukol dito, pero bahagi nito ang pag-invest sa pagkuha ng mga civilian
na eksperto sa counter-hacking. Sinabi ng PNP chief na bago pa siya maitalaga sa pwesto, kabilang na ang anti-cybercrime group sa kanilang tinututukan at pinaglalaanan ng sapat na pondo. Kabilang rin kasi aniya sa kanilang kailangang pagkagastosan ang mga high-performance gadgets upang higit na mapahusay ang kanilang sistema laban sa mga insidente ng cybercrimes. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Samantala, food stamp program ng DSWD inilunsad na sa Maynila, dinagsa ng mga benepisyaryo. Babalik si Patrol 30 Jelly Mendez. Aabot sa halos 1,300 benepisyaryo ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng DSWD ang dumagsa sa kadiwa ng Pangulo na inilunsad sa Del Pan Sports Complex at sa Barangay 123 sa Tondo, Maynila. Sa ilalim ng programa, maaaring magamit ng mga benepisyaryo ang kanilang electronic benefit cards o ang EBT cards para sa pagbili ng mura at masustansyang pagkain. Ayon sa DSWD, ang bawat EBT cards ay naglalaman ng 3,000 piso na food credits na magagamit ng mga benepisyaryo para sa kanilang pangangailangan. Nabatid na ang food stamp program ay isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos upang labanan ang kagutuman sa tulong na rin ng pagbibigay ng food augmentation sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Sa matala, ako ito, pepreno lamang muna ho ako ha. Ate Juday, Ate Iyas, pepreno muna ako. Opo, preno, konting-konti lang naman po. Pagpupuyat, ulitin ho natin. Pagpupuyat. As in puyat ho talaga, ha. Nakakatanga, ano? Nakakataba nga ba? We, hindi nga. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Isa raw sa dahilan ng pagtaba ng isang tao ang pagpupuyat. True ba ito? Tara, let's prove it! Sa pag-aaral na isinagawa ng University of Arizona, ang kakulangan sa tulog o pagpupuyat ay nakakapagpataas ng tsansa na maging obese o diabetic ang isang individual. Ito'y dahil ang pagpupuyat ay nakakapagpataas ng pagtatakam sa mga junk food at pagkain sa 10 oras ng gabi na kalimitang hindi na nasusunog ng katawan. Sa kaparehong pag-aaral sa United Kingdom, lumalabas na ang pagpupuyat ay nagre-resulta sa pagtaba o paglapad ng bewang. Ang mga natutulog lamang ng 6 na oras ay nagkakaroon ng dagdag na 3 sentimetro o higit pa sa kanilang waistline kumpara sa mga taong 9 na oras ang tulog. Sa isang pag-aaral sa UK, lumalabas na ang mga bata at teenager na kulang ang oras sa tulog ay may mas malaking tsansa na maging obese. Kaya naman sa mga nagpupuyat dyan, nako, iwas-iwasan nyo na yan hanggat maaari matulog kayo ng at least 6 to 8 hours a day. Mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong esports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago ng paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, yung ibang basketball league, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama ang mga sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app. Now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa Sports. Keep it fun! Game responsibly. Ronda
Pilipinas! Magbabalik po ang Ronda Pilipinas makalipas lang may ilang mga paalala oras. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. 1027. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to aircons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ronda Pilipinas! Ang balitang ito ay Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. If you focus on fitness, you 10x your life. Because fitness is a multiplier. You improve your health, you improve your relationships, you improve your friendships, because how you do one thing is how you do everything. Hello, I'm Attorney Lance Olives, 30 years old. I'm a government lawyer. Pinili kong maging abogado dahil I want to help the community, my friends, and my family to defend their cause. I'm very grateful that I've discovered the wonders of MX3 kasi meron alignment na same yung passion and cause of MX3, and that is to help people, to give back, and to help them be at their best. Since maraming ang antioxidants at nabuboost yung immune system ko through taking MX3, it keeps me sharp, focused, and mas nakaka-work ako ng maayos as a lawyer. Aside from that, nakakapag-exercise pa ako after work, di ba? One of my aspiration is to be a good provider for the family in the future. So it all starts with focusing on myself, focusing on my health and my fitness. Kapartner ko ang MX3 upang makamit ang aking mga goals sa life. MX3, research-based, tested and proven. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Nakakaranas ba kayo ng pagbilis ng tibok ng puso? Yung tipong akala mo may dumadagundong sa iyong dibdib? Delikado nga bang bumilis ang pagtibok ng puso? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na maaaring mauwi sa sakit sa puso ang labis na palpitation tulad ng arrhythmia o ang irregular na pagtibok ng puso. Ang palpitation o ang pagbilis ng tibok ng puso ay maraming factors gaya ng stress, exercise, medication, medical condition o pag-inom ng kape. At kapag hindi naagapan ito ay posibleng magdulot ng pagkamatay, cardiac arrest, stroke at heart failure. Kaya't kapag nakakaranas ka ng kakaibang pagtibok ng puso, maaaring magpakonsulta na sa doktor kung saan inirekomenda nila ang basic diagnostic na electrocardiogram o ECG at blood chemistry. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung meron kang go-to email at ginamit mo na ito kung saan-saan, maaari itong magkaroon ng breaches. Kaya kailangan mo rin itong i-check paminsan-minsan. Paano? Step 1. Buksan ang browser sa iyong phone at i-type sa search bar ang haveibeenpwned.com, pwned.com. Step 2. Ilagay ang email na nais mong i-check at pindutin ang pwned button. Step 3. Hintayin matapos ang test upang malaman kung safe pa ang iyong email o hindi na. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Pilipinas!
Alright, tayo po ay pinalad na makakausap po natin ang isa pong opisyal ng Department of Health. Nasa kabilang linya po natin si Assistant Secretary Albert Domingo. Asek, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIC LU23. Drew Nasino po. Magandang umaga po, Sir Drew, sa lahat ng tagapakinig at tagapanood dito sa DWIZ. Opo. Asek, kayo ho ba ay kapag ganitong mainit ho panahon, ano ho ang ginagawa ng mga, usually, yung mga ginagawa ho ng DOH? Kayo, mga doktor, di ba? Ano ho yung masasabi natin, proper medication ba? Ano masasabi natin doon? Yung first aid na ginagawa ninyo? Yeah, naniniwala tayo, Drew, sa ano, sa kasabihan na an ounce of prevention is worth more than a pound of cure. Mm-hmm. At sa ganong gawi, kami po ay nag-aabiso lagi at kami rin ginagawa namin na sa panahon ng ganitong sobrang init ng panahon at mataas yung heat index natin na minsan nagiging danger zone, no? Okay. Kailangan talaga dalawang bagay. Una, umiwas or umalis sa init at sinag ng araw. Mm-hmm. Ang oras ay alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, 10 o'clock in the morning to 4 in the afternoon, kasi yun yung kasagsagan. So huwag tayo nagbibilad kung kaya nating umiwas, no? Kung tayo naman ay hindi makaiwas, kung tayo ay nagtrabaho tulad sa construction, sa traffic enforcement na nasa bilad tayo ng araw, kailangan po tayo magkaroon ng mga breaks. At ikalawang bagay, lagi tayo mag-hydrate, no? Paulit-ulit namin po pinapaalala, pero napakasimple, ngunit napaka-importante, malinis na tubig na ating pwedeng inumin sa buong araw. Pero kasi po, Asek, bandang alas 8 pa lang, sobrang init na eh. Actually, yung pakiramdam namin, yes. Yung alas 8 feels like alas 12, parang tanghali eh. Ganun ang dating eh. Mas mainit, yung init ng umaga, kahalintulad ng init ng tanghali. So mas mainit naman pag talagang aktwal na tanghali, di ba, Asek? Bukod doon sa... Apo, go ahead po, Asek. Oo, yun kasing oras na 10 to 4, parang ano yun, yun yung tinatawag na karaniwan, yung average. Pero tama ka, Drew, no? Kasi depende yan kung nasan tayo. Kung ang ating kinalalagayan ay napapaligiran ng konkreto sa Makati, na sa gitna ka ng syudad, no? Na puro mga skyscrapers, puro buildings, ay talagang mainit talaga. Dahil yung bato, yung konkreto, ay kumukuha ng init ng araw at binabalik niya sa paligid. Opo. Kumpara, kung tayo ay nasa, kunyari, nasa paligid ng maraming puno, nasa, hindi naman kahit gubat, kahit ano lang, mahalaman na lugar, yung ating init ng araw na kakuha siya ng halaman, nakukuha siya ng lupa. Iba yung feeling. Ipaliwanag nyo nga sa amin, Ase, kasi may mga lumalabas din sa social media, may mga post na tungkol doon sa mga do's and don'ts during this season, pag mainit po ang panahon, na huwag daw agad iinom ng malamig na tubig kapag galing ka sa initan, baka daw yung ugat mo maka-apekto daw sa ugat. Can you debunk this itong mga kasabihan na ito, Asek? Yes, yan po ay talagang mainit na fake news. No? So yun pong paulit. Opo, ano na po yan? Sabi nga namin, bumenta na to eh. 2021, 2020 pa po yan. No? Mm-hmm. Nung panahon nung COVID, tumikot na yung balita na yan. Ang maraming ibang versions yan eh. Pero ang sumatotal, ang sinasabi, huwag daw uminom ng malamig na tubig. Ang sagot namin, hindi. Yun nga, ang first aid eh. Uh-huh. Ang heat stroke, ang heat exhaustion, at ang heat cramps, yung tatlong heat na yan, meron nga silang heat. So, anong kalaban ng heat? Cold. So, kailangan natin palamigin yung katawan natin. In fact, ang first aid sa heat stroke, kapag merong isang tao na mainit na yung katawan, nawalan na ng malay, syempre tumawag tayo ng tulong. Pero habang inaantay, dumating yung tulong, dapat siyang itabi sa lilim, pahanginan, kung kayang hubaran ng hindi naman naka-expose ang ano no, ang parang dignidad, pero luwangan ng damit, lagyan ng mga bimpo na basa. Yung iba nga, ang recommendation, and we agree, kung kayang sprayan ng tubig, pwede. Uh-huh. Kung sa mga tao na may malay pa, nakakainom naman, nakakausap, pwede silang i-encourage na sips of water. Mm-hmm. And cold water is not a problem, no? So, okay. Walang katotohanan po yung kumakalat. So, hindi totoo yan.
Hindi totoo. Hindi po, hindi talaga. kasi ang dami naglalabasan na ganoon kapag ganito talaga bawa yung mga kababayan natin na talaga nabibilad ho sila. Yung iba ayaw agad uminom ng malamig na tubig pag kasi may ganito ganyan bawal daw uminom, 'di ba? Yung may mapapasma, 'di ba? Ganon. Asik. Oh, ngayon. Eto Sir Drew, may isa akong ano baka na nakarating na rin sa inyo. Tayo mga Pilipino, ang init-init na nga ng panahon, nagkakape pa na masinit. Oh, pero ako eh, well, kasama po ako doon, no? Ang advice po namin dyan sa DOH, wala namang problema uminom ng mainit na kape, pumili lang po ng oras. So kung ito ay madaling araw, di ba, wala pang sikat ng araw, alas 6 bagong gising, okay lang yun. Problema, masarap talaga. Okay lang yun. Wala mong ano okay doon. Lang yun. Pero huwag tayong inom ng mainit na kape ng tanghaling tapat. Iyon po talaga ay talagang humihingi na tayo ng peligro nun. Okay. At yung sa pananamit naman, binabanggit mo nga kanina, yung pagsusot ng maninipis na damit. Kasi kanina, merong kausap ni Kuyang John Ibanez sa Basada, si dati ring Health Secretary, Congresswoman na Janet Garin, ano? Maging si Secretary Ted, no? Yung pagsusot nga, sabi naman Secretary Ted, magsuot ng tama ba cotton underwear o panty, pero sabi naman ni Congresswoman Janet Garin sa mga babae kahit kayo ay kapag mainit ho ang panahon, kahit nasa loob kayo ng bus, sa pag nasa loob kayo ng vibe, pwede naman kayong hindi magsuot ng underwear, di ba? Well, tulad nga nung nasabi ng dalawang secretary, no, yung isang former at ang ating current health secretary, this is about exactly cooling, no? And borrowing what Secretary Herbosa said, which he got from an expert obstetrician gynecologist sa Philippine General Hospital, okay. Yung materials po talaga, pwede naman magsuot ng underwear, hindi naman kailangan alisin, but pili tayo ng ating materials. Ayun. Yung cotton kasi, mas nakakahinga kumpara sa ano ba yung ibang materials, nylon. Okay. Polyester, okay. No, so yung cotton talaga kahit naka hindi lang sa underwear kahit sa t-shirt malamig siya sa balat kasi nakakahinga yung ating in fact ang gasa, no, kami mga doktor ang ginagamit nating materials para sa gasa pangtakip ng sugat is actually made from cotton, so napansin natin yung mga sugat na natutuyo siya kahit nakatakip yung gasa kasi cotton yung materials. So hindi naman ako nag-advertise, marami namang iba-ibang brands diyan, pero sa ganitong panahon mas mabuti na po, pati po sa mga kalalakihan na ang mga damit natin, mapa-underwear man or mapa-t-shirt or ibang ano, is better kung cotton tayo sa panahon ngayon. Okay. Nire-require ba? Kasi maraming nag-sususpend ho ng mga klase, ASEC, bago tayo pumunta doon sa ibang issue, no? sa ibang mga sakit. Ano? Maraming nag-sususpend ngayon ng klase at meron pang iba, kung ako nagkakamali, Pasig, sa may Pasig Rizal High School, nire-require nila yung kahit hindi mag-uniform muna yung mga teachers or yung mga estudyante, magsuot muna ng damit kung ano yung komportable para sa kanila. Kayo ho, bilang nasa medical field, nasa DOH po kayo, ano ho ang maipapayo po ninyo doon po sa ating mga guro, sa mga principal, mga estudyante at sa iba pa hong mga LGU sa pagsusuot po ng kanila pong mga kung uniform o meron silang mas manipis na uniform, ASEC. Yes, that's a very good call, no, on the part of the schools. Of course, we will always defer to the DepEd for the guidelines. Yeah. Pero maintindihan namin na to certain extent, meron silang flexibility. Okay. And kami bilang mga medical doctors and also health practitioners, ang general rule nga is, pag ang ventilasyon ay mas maganda at ang kulay ay dapat lighter, no, umiwas tayo sa madidilim na kulay ng damit, mas maganda po yun sa panahon ng tag-init. In fact, yan nga ang sekreto kung bakit, diba, sa ating bansa, sa Pilipinas, ang barong Tagalog, no, hindi naman kailangan yung pinya. Pero ibig sabihin sa trabaho, mas komportable pero formal. It is actually made for our cultural and environmental setting. Na tayo pa rin ay formal na sa opisina, mga executive, or kahit hindi executive, yung nakapolo barong. Pero okay yun. So usapin ng mga eskwelahan, mga uniform, may narinig na po kami, I forgot the name
name of the school eh, na parang nagkukusa na yung principal upon authorization of DepEd na nire-redesign nila yung uniform. Mm-hmm. Umiwas na siguro tayo dun sa mga uniform na makakapal yung tela or worse, yung kulay ay madilim, no? Parang dark blue. Parang wala ho tayo sa Europa, nasa ano po tayo, napakagandang bahagi ng mundo, tropical, eh dapat ang ano natin, mag-adjust ang ating tayo. Pananamit. Oo, ibagay natin sa ating panahon. Alright, nako. Bukod doon, Asek, dito tayo sa mga sakit usually kapag ganitong tag-init. Ano? Pero itong sapertosis naman, Asek, umabot na po sa 862 cases ngayong taon po ito. Usually ba, yes. Asek, ano ho ba ang cause nito pong, ano ho ba yung sanhi nito pong pertosis? May kaugnayan ho ba ito sa panahon? Pero ang alam, ang pagkakaalam ko, for the last years, eh, pangkaratiwang ubo lang yan. Eh. Nagulat nga ako, may pertosis palang ganon, may tusperina yes. pala na ganon. So ang pertosis, sa Tagalog yan, alam to ng mga lalo niya mas nakatatanda sa atin, ano yung dalahit, ubong dalahit or ubong may dalahit or isa pang pangalan sa Tagalog, tusperina. So itong yung pertosis, ang kanyang dahilan ay ang mikrobyo na Bordetella pertosis. Wala siyang pinipili na panahon, mapainit, mapalamig, meron siya. Ang dahilan talaga kung bakit dumadami ang kaso ngayon is ang pagbabakuna, no? Medyo mababa ang vaccination coverage natin. Yung mga bata, nakita namin yun sa 862 cases na yan, no? Nung tinignan namin dyan, number one, 79% mas bata sa 5 years old. Mga bata talaga. Not even in school, younger than school age. Okay. Tapos, dun sa mga batang yan, 66% hindi bakunado or hindi maalala ng mga magulang kung nabakunahan sila. So, in other words, whether or not it's hot or cold, importante sa atin yung bakuna. Doon kami nagpo-focus ngayon. So, doon sa mga areas na napansin namin na mas tumaas yung bilang, doon namin inuuna na bakunahan. And then si Secretary Ted nag-instruct na, actually na-place na yung order a few weeks ago pa, na 3 million more doses of pertussis vaccine will be coming in. Okay. Aside from vaccine, meron ho ba tayong mairerekomenda na first, sabi natin, home remedy? Preventive measures. Yeah, preventive measures sa ASEC. Halimbawa, yes. magsuob, ganun. Ano ba yun? Applicable ba yun? Hindi naman... Opo. Hindi kami nagre-recommend ng suob. It's more of ano ba kailangan nating iwasan? Kailangan nating iwasan yung hawa, no? So, okay. Number one, we are highly encouraging proper face mask usage. Mm-hmm. May mga usapin, ano ba, mandatory, voluntary, alam mo, sagot namin sa DOH, gusto namin properly. Mm-hmm. Kasi kahit gawin yung mga mandatory, eh, kung nakababa naman yung face mask sa ilong, walang kwenta rin. Kahit sabi mo mandatory, nakapatong lang, may puwang sa gilid, walang kwenta rin. Papasok yung mikrobyo. Uh-huh. So, we want proper face mask wearing that is galing sa ano sa puso, meaning voluntary, gusto mo talaga magsuot, number one. Number two, para po sa ating mga magulang na may mga baby, huwag ko muna nating para bang pabisitahin yung mga tao sa baby natin na hanggat hindi pa siya nababakunahan. Mm-hmm. I think yung mga magulang natin, alam yan eh, na lalo na yung mga sanay na sa anak ko sa mga bulilit, hanggat hindi pa kompleto ang bakuna ng baby, hindi tayo dapat nagtatanggap ng bisita ng or kusino-sino kasi hindi pa nga agad pinapasyal eh. Oo, pwede natin kasi tayo hindi tayo masyado naapektuhan kasi baka bakunado na tayo pero baka yung mikrobyo sumasakay sa atin, no? Tapos pag nagkiss-kiss tayo, 'di ba? Ay, ang cute naman ni baby, kiss, oh. Pag kiss natin, nabigyan pa natin ng regalo ng Bordetella pertussis or ubong dalahit. So, huwag muna, magpabakuna muna. Tapos pag sinabi na ng health center na kumpleto na yung shot, then, go ahead, pwede na. Mm-hmm. Alright, naku. Baka meron pa ho kayong mga karagdagan po, mga panawagan, ha? Asek, sa ating po mga kababayan, lalo po doon sa mga lugar na may na nakapagtatala po ng mga kaso po ng pertussis at iba pa hong mga sakit ngayon po ang tag-init, ha? Asek. Yeah, so nabanggit na natin yung prevention sa pertussis, no, yung ating pagsuot ng face mask,
tayo maghugas ng kamay, etc. Papasadaan ko lang na mabilis, no? Sa panahon ng tag-init, usong-uso rin ang pag-swimming. Mga kababayan, huwag po tayong huwag natin pabayaan ang ating mga alagang bata, no, na lumangoy ng mag-isa. Opo. Kasi ang kalaban natin ngayon, kahit masabi mong batsa yan, kahit mababaw yan, kung maliit ang bata, konting taob lang, lunot. Mm-hmm. So huwag po nating hayaan ang mga bata na walang nakabantay. Kailangan nakatutok tayo. Number two, yung mga sakit tulad ng food poisoning, uso rin sa ngayon panahon, no? Kasi umiinit eh. Mm-hmm. Yung mikrobyo mabilis sa kumalat sa tumubo sa pagkain. As much as possible, ang mga ihahain natin, kung kayong umiwas muna sa masarasang pagkain, that's better. Kung tayo po ay pipili, mas maganda yung mga maaasim, adobo, paksiw, kasi sinigang. Ang mikrobyo hindi mabilis tumubo. Yes, mm-hmm. mga ganyan. Mm-hmm. Tapos siguro isa pang urgent reminder, sa mga lugar na ang tubig ay medyo nawawala kasi mainit, no, tagtayo, minsan sadyang pinapatay ang tubig ng ilang oras. Pagbalik po ng tubig, hayaan nyo munang umagos yung tubig kasi minsan nagkakaroon ng seepage, contamination dun sa mga tubo. Mm-hmm. Gusto nating ma-flush out muna siya. At para sigurado tayo, wala namang mawawala sa atin. Pag drinking water, pang inom, pakuluan muna natin ng 2 minuto, palamigin, saka na natin inumin. Alright, sige, maraming salamat, Asik Albert Domingo, sa inyo pong oras. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Thank you, Drew. Salamat po. Magandang umaga sa lahat po. Okay, maraming salamat po. Yan po si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Samantala, meron po tayong papapasukin po na isa pong nagmamadaling balita. DWIZ Flash Report. Mula kay Patrol 5, Aya Yupanko. Pinatitiyak ni House Committee on Basic Education Chairman Pasig City Congressman Roman Romulo na maibalik ang pagbubukas ng school year sa buwan ng Hunyo sa Kapihan sa Manila Bay. Sinabi ni Congressman ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse at sexual abuse. Batay sa kopya ng warrant of arrest na may petsang April 1, taong kasalukuyan na inilabas. Kasama rin sa ipinaaresto, pinadadampot ng korte yung 5 respondent sa kasong child abuse. Nilagdaan ni Presiding Judge Dante Baguio ang warrant of arrest na pinagbatayan din ang kawalan ng resolusyon sa motion for reconsideration ng kampo ni Kibuloy na pumipigil sa unang utos nito na arestuhin ang mga akusado noong March 24. Ito sa Patrol number 5. Ayayupan ko para sa implemento ng lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIC Patrol Report. Ito po magbabalik ang Ronda Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. 12 minuto bago sumapit ang ganap na alas 11. Ronda Pilipinas. Time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. I consider MX3 as my teammate. Kasi maski mag-isa lang ako nagtatrabaho, alam kong kasama ko ang MX3 sa buhay ko. Hello, I'm Gerald Ko, 44 years old. I'm a graphic designer and illustrator. Malaki talaga natutulong ng MX3 sa trabaho ko. It helps me become more productive and churn out better quality work for my clients. Based kasi sa research na basa ko, it helps avoid yung pain sa kasukasuan, ganyan sa likod. At least you are able to focus more on other things like this one, the work here. When I know na I have a heavy day, I make sure na I take MX3.
I have two kids. I have a boy and a girl. Toddlers pa sila. Swerte ako kasi may nakaset up ako dito na may home office ako na the door is always open for them. I welcome the distraction. Thank you, MX3, kasi ang laki ng tulong na nagagawa niyo sa akin. So, nung malaman ko na ang MX3 pala, gawa siya doon sa balat ng mangosteen, edi laking tuwa ako. Hindi ko na kailangan pa magpakulo ng mga balat para ma-enjoy yung sustansya nito kasi sobrang sustansya nitong balat na to eh. I'm grateful every day na nakakatrabaho ka tapos kasama mo yung kids, diba? So, thankful lang talaga ako. As in, grateful ako for this life. MX3, tunay, natural, at original. Siya si MX3. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging real estate agent. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket! Magaling ka ba mangumbinse at mangulit pero sa maayos na paraan? Bakit hindi mo subukan ang pagiging real estate agent? Mag-aalok ka lang ng mga condominium units, house and lot, and other properties na inaalok ng kumpanyang papasukan mo. Buhod sa pagbenta ng properties, ang isang real estate agent ay pwede rin magparenta at tulungan magbenta ng properties ang clients. Pinapayuhan nila ang mga kliyente tungkol sa mga market conditions, nagsasagawa ng mga walkthrough at nagbibigay ng gabay at tulong sa proseso ng pagbili, pagbebenta, o pagpapaupa ng mga ari-arian. Ang average salary ng real estate agent sa Pilipinas ay 156 pesos per hour at humigit kumulang 15,000 sa isang buwan dahil kadalasan ay hindi araw-araw ang pasok. Bukod pa dito, ang 3-5% na komisyon ng isang agent sa kada mabebenta nitong property. Talaga namang kikita ka ng malaki sa pagiging real estate agent. Basta maging matyaga at masipag ka lang sa pagbebenta. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ. Pabulpaw natin ang ilang mga pagulat mula sa labas ng imbilan. Tanggap po tayo ng update kaugnay sa level ng tubig sa ilang dam, lalo po dyan sa Angat Dam. Nagbabalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Patuloy sa pagbulusok ang level ng tubig sa mga dam bunsod ng epekto ng El Nino phenomenon. Sa datos ng PAGASA Hydro Meteorology Division, bumaba ang level ng tubig sa 7 dam sa bansa, partikular na ang Angat, La Mesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at ang Caliraya Dam. Nabatid na mula sa 198.44 meters na water level sa Angat Dam na naitalaya na kahapon. Buwaba na ito sa 198.15 meters kaninang alas 6 ng umaga. Mula naman sa dating 743.10 meters na level na tubig sa Ambuklaw. Buwaba na ito sa 742.72 meters. Ang La Mesa Dam na dating nasa 75.93 meters at ngayon ay nasa 75.90 meters. San Roque Dam na ngayon ay nasa 234.80 mula sa dating 234.73 meters. Ang Binga na dating nasa 569.91 ngayon ay nasa 569.80. Ang Pantabangan naman na nasa 176.10 mula sa dating 176.33 meters. Ang Caliraya Dam na nasa 287.80 meters mula sa dating 287.58 meters. Ayon sa PAGASA, inaasahang magpapatuloy pa ang pagsadsad ng tubig sa mga dam. Bunsod pa rin ang El Nino phenomenon o ang matinding init ng panahon. Samantala, sa kabila naman ng pagbaba ng level ng tubig sa ilang mga dam, tumasama ng dalawang water reservoir, kabilang na ang Ipo at ang Magat Dam. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez, nagulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ.
nagbabalik ka ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! O eto, bukod sa tubig po, tanggap po tayo ng update. Kaugnay pa rin po sa Lindol, ang Meko nakatutok na po sa sitwasyon ng mga Pilipino dyan sa Taiwan. Patrol 5, Aya Yupanco sa detalye. Sinisikap na ng Manila Economic Cultural Office sa Taiwan na malaman ang sitwasyon ng mga Pilipino na naroon matapos yung magnitude 7.5 na lindol kaninang umaga. Ayon kay Alice Bisperas, Deputy Resident Representative ng MECO sa Taiwan, wala pa silang natatanggap na report kung may mga Pinoy na nasugatan o nasawi matapos ang napakalakas na lindol. Sa ngayon, nagpapatuloy ang kanilang ugnayan sa mga Pinoy community sa Taiwan para alamin ang kanilang mga kalagayan. Sa hanay ng mga staff ng MECO, lahat sila ay ligtas at nasa mabuting kalagayan. Humihingi naman sila ng dasal sa kaligtasan ng lahat dahil hanggang sa ngayon ay may mga pagyanig pa silang nararanasan. Ito si Patrol No. 5. Ayoy pa ako para sa implementer ng lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Dako naman tayo dyan sa Northern Luzon. Yung mga residente sa Cagayan Valley, sinimulan ng palikasin dahil po matapos ang malakas na lindol sa Taiwan. Nalilikas po sila dahil sa posible pong epekto ng tsunami. Patrol 17, Jopel Pileño sa detalye. Naglabas na ng memorandum ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council para sa kanila mga local DRRMC offices upang agad na palikasin ang mga residenteng naninirahan malapit sa mga baybayin kasunod ng banta ng tsunami dahil sa nangyaring 7.5 magnitude na lindol sa Taiwan. Ayon sa NDRRMC, sinimula na nilang palikasin ang mga residente na naninirahan malapit sa mga baybayin patungo sa mga matataas at malayong lugar nang sagayoy matiyak ang kanilang kaligtasan. Base sa inilabas na ulat ng OCD Region 1, patuloy na isinasagawa ngayon ang preemptive evacuation mula sa mga area ng Pagudpod at Kurimaw sa Ilocos Norte. Binigyan din ng paalala ng NDRRMC ang mga naninirahan malapit sa mga coastal areas na maging alerto sa sitwasyon at huwag nang pilitin na manatili sa mga low-lying areas o mga mabababang lugar. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Todo Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Japet Aguilar at Mason Amos kinuha bilang mga alternate player ng Gilas Pilipinas. Sports Report mula kay Daryl Balagtas. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nadagdagan ng 2 players ang 12-man pool ng Gilas Pilipinas. Ito ay matapos i-anunsyo ng SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas ang addition ni na Japet Aguilar ng Barangay Ginebra San Miguel at Mason Amos ng Ateneo Blue Eagles para sa 4-year program ng Men's National Basketball Team. Ang 2 manlalaro ay magsisilbing alternates o reserves ng koponan at ayon kay Tim Cohn, head coach ng Gilas, siya ay natutuwa dahil tinanggap ni na Japet at Mason ang responsibilidad ng walang pag-aalinlangan. Sinabi rin ng SBP na kahit sila ay alternates, sila ay magpa-participate sa practice ng Gilas at kasamang lilipad sa Latvia para sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ang Gilas ay nabibilang sa Group A at nakatakdang kalabanin ang Latvia at Georgia sa darating na 3 at 4 ng Hulyo. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ito na ang latest. Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News.
Heart Evangelista, may welcome message kay Marian Rivera sa pagbabalik nito sa teleserye. Alamin nga natin kung ano yung message mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, talagang best of friends na sina Marian Rivera at Heart Evangelista. Katunayan nito ay nang i-welcome ni Heart si Marian sa pagkakaroon nito ng bagong teleserye. Sa isang video na in-upload ng GMA7's official Instagram account ng network, sinabi ni Heart ang mga katagang, "It gives me so much pleasure to congratulate you, Madam Marian, because finally, after many, many years, you are back where you belong on GMA Prime." Sinabi pa ni Heart na, "From my heart to yours, congratulations and welcome back sa kanito tinawag na Queen of Primetime ang aktres." Isang simpleng ow at kissy face emoji naman ang isinagot dito ni Marian. Kung matatandaan, kamakailan lamang ay nagkabatina ang dalawa nang makita ang mga ito na nag-uusap at nagyakapan noong December na karang taon sa birthday bash ni GMA Network Chair at CEO na si Attorney Felipe Gozon matapos ang kanilang mahabang pagdedidmahan. Mula noon ay nagsimula na mag-follow sa isa't isa ang dalawa sa Instagram at parehong madalas na nagko-comment sa kanilang mga post. At yan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda, Pilipinas! Kaya sabi nila, say cheese, you can ding dong my heart. Say cheese! Well anyway, tayo naman po. Ako eto ha, sa mga bumabiyahe po ha. Police checkpoint, nanira ng parte ng iyong sasakyan o motorsiklo. Nako! Bawal po yan. Report mula kay Angelo Baeño. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako! Bawal ito! Hinaras ka ba ng pulis at sinira pa ang iyong personal properties? Nako! Bawal ito! Madalas magpatupad ng mga checkpoint ang Philippine National Police upang masigurong sumusunod ang mga tao sa mga batas na ipinapatupad sa lansangan. Ngunit paano kung sa checkpoint sinira ng pulis ang isang parte ng iyong sasakyan o motorsiklo dahil nakitaan ka ng violation? Nako, hindi pwede ito! Ayon sa Article 327 ng Revised Penal Code, kapag ikaw ay nanira ng gamit ng iba, maaari kang kasuhan ng malicious mischief. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil kinakailangang mapatunay ang sinadya ang paninira. Tandaan na hindi kasama sa trabaho ng isang pulis ang manira ng gamit. Kaya maaaring maghain ng administrative case dahil ito ay halimbawa ng pang-aabuso. Kung hindi naman sinasadya na makasira, maaari namang managot ang pulis para sa danyos base sa Article 2176 ng Civil Code. Ang sinumang opisyal na mareklamo ay makukulong mula isang araw hanggang anim na taon, depende sa halaga ng kanyang nasira. Kaya naman, Chief, huwag masyadong mainit ang ulo. Trabaho lang, walang personalan. Hindi yung maninira ka pa ng gamit, tamang proseso lang para hindi ka masabihan ng nako! Bawal ito! Ronda, Pilipinas! Ay, bago tayo magpaalam, isa po muna patama ko na irespeto ang pagod ng isa't isa dahil lahat tayo ay may iba't ibang responsibilidad. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ Aliu 23, ito po inyong lingkod, sa ngalan din po ni Dennis Antenor Jr. Drew na sino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na ang Yes Yes Yoto Pasyo kasama si Miss Juvie De Guzman. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit.